Hello. Magandang hapon po. Good afternoon. Ngayon po, nandito na naman ako dito sa aking munting bukirin. Ang oras ngayon ay alas 2:20 ng hali o hapon. Napakainit pero malakas yung ihip ng hangin dito. Kaya hindi ganong kainitan. Ngayon po ang episode na ito ay paglilinis. Kasi po pinabalsa ko itong aking tatam ng muli, at saka yung pinagharbisan ko ng kamuti kahoy dyan sa aking likuran. Kasi po may kwento ko sa inyo ngayon ang dahilan bakit palagi ako nagpapalinis, nagpapabalsa. Ang nangyari po nung una, nung una po nagpatanim ako ng kamuting kahoy dito sa lugar na to. Hindi po papagino. Ayan, dyan po ako nagpatanim ng kamuting kahoy noon nang matsyapuan ko yung magandang halaga, tiga 1,000 isang sako. Nakaharvest po ako ng 200 na sako. Yan. Dahil na marami akong na-harvest, after 1 week, pinalinis ko na kaagad. Tapos doon na rin ako kumuha ng binhi, cuttings. So, nagpatanim ako kaagad. Nangyari, bigla silang dinali ng ulan. Sunod-sunod yung pag-ulan. Natunaw po, tsaka naipit. Hindi ganong karamihan yung tumubo. Mga ilan-ilan lang. Siguro mga 90% namatay. So, ang ginawa ko, pinag-iba ko yung itong lugar na to. Pinagtamlan mo ng kamuti kahoy. Pinag-iba ko yun. Pinalinis ko. Nung time na yon, parating na po yung El Nino. Sa sobrang init naman, dahil sabi ko, tama-tama ito, mainit. Magtatanim muli ako. Nagpabili ako ng cuttings. Ang mahal ng cuttings noon, 200 pesos per bags o isang sako. Pabili ako ng 20 bags. 4,000 yun. Tapos pinalan prep ko uli. Balsa, pinadisko ko, tapos balsa uli. Maabot ng mga almost 10,000 yung land prep. Yan po, nagpatanim muli ako. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Ang nangyari, dahil sa sobrang init, ayun, naulit na naman yung bad days ko noon. Wala naman pong ganon tumubo. Kaya sabi ko, talagang ganon. Parang sugal yan. Pero nakakalungkot. Nakakadismaya. Dalawang beses na ako nagpatanim. Walang tumubo.
meron, kaya lang konti lang. Logika kung itutuloy mo pa yun. So, ang nangyari, sabi ko, dahil may taginit, ipahinga ko muna itong lupa. Kasi nga, dalawang beses na akong nabigo sa aking pagtatanim ng kasawa. Kasi po, hindi nyo na itatanong, nagbigay ng libreng binhi ng palay yung RCEP, yung ating gobyerno, Department of Agriculture. Hindi na po ako kumuha dahil itong aking gobyerno to nabitin, halos po nakabitin ito ng 3 to 4 meters yata doon sa quarry, yan po yung quarry. Kaya pag magpapatubig ka, doon lang sa quarry pupunta ka agad yung tubig. So, useless lang kung magtatanim ako ng palay. So, ang ginawa ko, pinahinga ko muna itong lupa. Kahapon, itong pinabalsa ko, nalinis ko. Kaya ako malinis. Andito kahapon, kaya lang hindi ako nakapag-video. Dahil nakalimutan ko yung cellphone ko sa sasakyan. Tsaka itong pinag-harvestan ko ng kabuting kahoy, pinabalsa ko na rin. Yan po yung mga dumi, mga damo. Nalinis ko na po yan. Kaya ako po na ikukwento sa inyo, ito po ay isang aral sa akin. Baka mangyari rin sa inyo, sa mga iba kong kasamang magsasaka, na huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ako kahit na dalawang beses na ako nabigo, hindi pa rin ako mawawalan ng pag-asa. Ito, this time, ako'y umihiling, dumadalangin sa ating Panginoon. Sana itong aking pagtatanim ng sugarcane o tubo, sana naman po ay mapagtagumpayan ko. Sana po tumubo. Kasi medyo basa na po yung lupa. So, may iba po ako ng kwento regarding po sa aking kabiyak. Medyo maganda po yung balita dahil dun sa last kong video, malungkot na balita ang title. Ayun po, medyo maganda yung balita dahil 2 days ago nagpa laboratory test siya sa dugo. Ang result po, okay naman po yung WBC at RBC niya. Kaya magandang pangitain yun na sa susunod niyang chemotherapy ay patutuloy sa June 27. So yun po, kahit na nangyari sa akin ito sa amin, una sa Panginoon, ako'y dumadalangin sa kanya na sana po malampasan ko itong pagsubok na ito. At sana po isama niyo kami sa inyong mga dasal. At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking mga video. Sana kung sumasahod na ako sa YouTube, hindi ko na gaanong problema yung gastusin. Kaso hindi pa po ako sumasahod dahil konti lang po yung aking mga viewers. Kaya yun po ang hinihingi ko sa inyo. Yung inyong suporta, sana po i-share nyo itong aking mga video
At sa gayon, baka sakali bigyan ako ng sahod ng YouTube. Kasi po, malaki pong halaga yung pagkikemo ng aking kabiyak. Almost 60,000 per session. Baka 6 to 8 session po yung gagawin kemo. Yung spot therapy at saka chemotherapy. Sabay po yun. Kaya ako po ay kikiusap sa inyo. Humihingi ng tulong. Sana po tulungan niyo akong magdasal at tulungan niyo akong maparami yung aking viewers. Nang sa gayon ay kahit konti lang makaragdag sa aking gastusin itong aking mag-vlog na ito. Although hindi po ganong nakakalibang yung aking mga video, hindi tulad sa ibang mga YouTuber, yung mga nakakatawa, yung mga sa akin po regarding farming lang talaga. Ang katwiran ko, kahit sa maliit na paraan, ako po ay may babahagi ko sa mga kapwa ko magsasaka o sa mga gusto magtanim yung aking knowledge regarding po dito sa pagtatanim. Ito po yung aking tanim ngayon ay mga talong, siling labuyo, siling panigang, string beans, kamuting kahoy. Ito na po yung pinag-harvestan ko ng kasaba o kamuting kahoy. Pinabalsa ko at tapos kinamitan ko ng parang balsam de mano, pero improvised siya. Yung traktorang 4x4 ang umihila. Kaya dali lang nalinis. Katapos nito, ipapadisko ko yung tatlong talim na malalaki, yung malalim. Yung tinatawag na sa amin ay disko. Kaya doon po sa aking huling video, nakaraang video ko, nabanggit ko na ibinibenta ko na po yung aking lupain. Ito nga, sa kadahilanan, alam nyo na, kaming mga magsasaka, hindi namang kasinong kumikita, lalo na ako, dalawang beses akong nabigo sa aking pagtatanim. Malaking gastos din yun. Kaya sana this time magpapatanim po ako ng tubo. Sana po magtagumpay ako nitong aking gagawin pagtatanim. Sabihan nga, try until you succeed. So yun po ako, gagawin ko, hindi ako mawawala ng pag-asa, parang sugal yan. Kung hindi ka susugal, hindi ka mananalo. Kung maghihintay ka lang, wala kang makakamit. So mabuti na yung susugal ka, baka sakali pagtagumpay ka, diba? Kaya ako, una, ako'y nagdarasal sa ating Panginoon na tulungan ako na magtagumpay sa aking muling pagtatanim na to. This time po, sugarcane o tubo yung aking itatanim. Kaya muli
po ako'y nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong panonood. At muling nakikiusap, sana po huwag kayong magsawa at i-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa mga inyong makakilala itong aking video, para baka sakali kumita ako. At kung meron po kayong itatanong o gustong magtanong regarding po sa pagtatanim, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po sa aking makakaya. Yun po, maraming salamat. Medyo maulap sa bandang West Philippine Sea, kaya wala yung ano, natakpan yung haraw, yung araw natakpan ng ulap. Nagbabadya yung ulan sa bandang Zambales, Bataan. Yun po mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyo. Sana po isama nyo kami ng aking kabiyak sa inyong mga dasal. At huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Pwede nyo po ulit-ulitin kung gusto nyo. Yun po, sana mayroong isa sa inyo sa mga kapanood na kung gustong bilhin itong aking lupa. Ito po ay umabot ng 1.8 hectares ng aking lupa. Sa akin po mismo nakatitulo na title dito po sa Sitio Bangkal, Maliwalo, Bacolor, Pampanga. Updated po yung tax niya. Nakakalungkot mang ibenta ito dahil matagal kong pinag-ipunan ito bago ko nabili noong araw. Kaya ayaw ko sanang gawin nito. Kaya lang, kung magasahan mo, yun lang naisip kong paraan para magkaroon ako ng malaking halaga para matutusan ko yung gastos yung mga kitabiya. Yun po, pwede niyo akong kontakin sa akin cellphone number 0920-2988-068 sa Tikya Kabud. Uli po, ako'y nagpapasalamat. Dito na po nagtatapos yung aking video. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo, panubayan, nawa tayo ng pong may kapal. Muli po, ito ang inyong lingkod sa Tikya Kabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. Jesus love us. God bless you. Bye-bye. Thank you po. Maraming salamat. Shout out po sa aking kaibigang nasa UAE. Si Imran Adam Ulde. Hello, bye. Kiyale, bye. God bless.